Bangkay na ng matagpuan ang nawawalang 24 anyos na estudyante ng Adamson University na biktima umano ng hazing. Ang kanyang mga labi halos hindi na makilala. Pero sa ngayon ay walang sinuman ang nasa kustudiya ng mga pulis. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa masukal na bahagi nito ng barangay Malagasang sa Imus, Cavite, positibang kinilala ni John Martin Salilig, ang bangkay ng kanyang kapatid na si John Matthew Salilig. Kasama ni John Martin ang mga pulis ng puntahan nila ang lote. Sa bababaw na hukay na retrieve ang katawan ng 24 anyos na si John Matthew, chemical engineering student ng Adamson University at hinihinalang biktima ng hazing. Halos hindi na makilala ang bangkay dahil ilang araw na pala siyang ibinaon sa lupa. February 18, nang manawagan sa social media ang pamilya at mga kaibigan ni John Matthew matapos siyang mawala. Kwento ng kapatid ng biktima, February 18, nang dumalo ang biktima sa welcoming party ng tao Gamma Phi Fraternity sa Binion, Laguna. Pero ang party nauwi raw sa initiation rites. Huling na-allocate ng GPS ang cellphone ng biktima sa terminal ng bus paalis ng Maynila. Nakunan pa si John Matthew ng CCTV ng sinakyan niyang bus. Ayon sa PNP, kasama ni John Matthew sa bus ang ilang fraternity brothers mula sa Adamson. Joint operation ng MPD tsaka ng Binion na City Police Station, hinanap natin ito at natunto natin yung mga ibang individual na kasama dito. Sa investigasyon ng Binion Police, nasa 20 estudyante ang dumalo sa frat gathering sa isang bahay sa Binion. Kasama na rito si John Matthew na galing pa raw ng tao Gamma Phi Zamboanga Chapter. Sumailalim daw sa tinatawag na welcoming rites si John Matthew habang may isang neophyte ang sumailalim naman sa initiation rites. Dumating ang grupo ng mga ng fraternity dito coming from Adamson University around 1 p.m. ng February 18 at nagsimula na agad sila pass 1 ng kanilang initiation rites. Past 3 p.m., ang sabi ng ating witness, napansin niya si ang ating victim ay sumuka. Tinanong naman daw nila to, okay lang, kaya. At natapos daw yung initiation rites around 5 p.m. Kinagabihan, pauwi na raw ng Maynila si John Matthew kung saan inihatid siya ng 5 kamag-aral. Saay sila ng asul na SUV at dito raw nawala ng malay ang biktima. Pero imbis daw nadalhin sa ospital, ay tila natakot daw ang 5 kasama ni John Matthew. Ganito rin ang nakarating na kwento sa kapatid ng biktima. Around 8 o'clock, nung pauwi na sila ng Maynila, biglang tumirik si Matt and nahirapan huminga. Siguro for after how many minutes or hours, nawala na nga ng buhay. Sa ngayon ay 6 na estudyante na ang nakuna ng pahayag ng Binion Police. Base sa investigasyon, matinding mga palo sa katawan ang natamo ni John Matthew mula sa mga kabrad niya. Ito raw ang dahilan kung bakit siya nagsuka at nanghina. Sa isang tweet pa noong February 18, nasabi niya mga katagang the worst at heal me. Sa ngayon ay walang sino man ang nasa kustudiya ng PNP. Idadaan daw kasi sa regular filing ang pag-aabla ng reklamo sa 16 hanggang 18 individual. Papailan natin sila ng ano, yung violation ng sa anti-hazing law natin. Ano. At ito ay may kaparusahang reclusion perpetua. Makikipagtulungan naman daw ang pamunuan ng Adamson University sa mga otoridad para mapanagot ang mga nasa likod ng krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.